Kanyang pinalad na makalusot sa first round ng girls singles, hindi pinanghinaan ng loob si Ayala na ipagpatuloy ang laban para sa girls doubles title kasama ang Russian partner na si Oksana Selekmeteva sa French Open 2021 sa Paris noong isang linggo. Humugot ng lakas si Ayala sa kanyang mga magulang na lumipad pa mula Pilipinas at sa kanyang kuya na kasama niya sa Rafa Nadal Academy sa Spain. Nagbigay inspirasyon din sa kanya ang suporta ng kanyang mga kaanak at mga fans. Maraming salamat sa suporta, sa all the love and just the whole atmosphere in general sa social media, sa Facebook, sa Instagram, kung saan man. Super thank you. Nagpakita ng kakaibang husay at team up sina Ayala at partner kaya nagtuloy-tuloy ang kanilang panalo. Tinalo ng dalawa ang defending champions na Italian partners sa score na 6-0, 6-2 nang magkaharap sila sa semis. Hindi na rin pinaabot ni Ayala sa third set ang finals at pinadapa sa score na 6-0, 6-5 kontra kina Maria Bondarenko ng Russia at Amarisa Roth ng Hungary. Ito pa lamang ang ikatlong taon ng paglahok ni Ayala sa Roland Garros Juniors at nasungkit na agad niya ang kaniyang kauna-unahang French Open title. Kasabay ng pagkapanalo ni Ayala ay ang pagdiriwang ng Philippine Independence Day. I'm so happy and I'm so proud to have won the title yesterday. This is my first Roland Garros title and to be able to do it on Independence Day it's such a meaningful experience for me. Ito na ang ikalawang Grand Slam title ni Ayala matapos niyang manalo sa Australian Open Girls Doubles noong isang taon. At kahit busy sa tennis, alaga ni Ayala ang kanyang pag-aaral. Dahil bago sumabak sa Roland Garros, tinapos niya ang kanyang homeworks. Well, I did all my school before I came here. So everything should be sorted out by now. And I was able to focus on my tennis this week and just put all my attention into the matches. Kaya naman ang mga kabataang Pinoy sa Paris, hinahangaan at inspirasyon si Ayala. Siyempre naman bilang Pilipino, proud na proud ako. Parang siya isang inspiration para sa mga kabataan. Maganda po siyang inspiration para sa mga bata na mahilig po sa tennis. At saka po, at her age po, nakaka-proud rin po na kaya niya po pagsabihin mag-tennis and school. Matapos ang French Open, agad bumalik si Ayala sa Spain para sumabak muli sa isang tournament naman sa women's category. Mabuhay ang sinisyo. Maan Alcantara Rivera, TFC News, Paris, France.